Welcome back to my channel. This is Warik TV 2.0. Grey's Anatomy at Station 19 na showrunner na si Krista Vernoff sa Tonight's Shocker at ang kasunod nito. Tulad ng ginawa nila sa fall finale, ang Grey's Anatomy at Station 19 na ay bumalik mula sa hiatus kasama ang isa pang malakas at malalim na emosyonal na crossover. Ang mga episode ngayong gabi ay nakitungo sa resulta ng dramatikong pagsagip sa pamamagitan ng off-duty na koponan ng Station 19 ng dalawang batang dalagitang-dalagita na inagaw at ang pag-aresto kay Robert at din ng isang labis na puting pulis. Nagpaalam din ito sa isa sa mga doktor ng Grey's Anatomy, na si Andrew DeLuca, Giacomo Gianniotti, tulad ng hindi magandang pahiwatig sa promo ng ABC. Basahin ang panayam ng Deadline kasama si Gianniotti dito. Habang ang lahat ng mga bumbero ng Station 19 na lahat ay nagsisikap na ay proseso ang mga kaganapan noong araw, na tinatalakay ang mga isyo ng rasismo sa pamulitika. Ang serye ay nagdala ng matagumpay na pagtatapos sa multi-season na pag-agaw ng kwento. Nang huli nating makita si DeLuca sa taglagas ng taluktok na talampas. Nakita niya lang si Opal ang pinaghihinalaang kingpin sa pamamalengke na nag-uudyok sa kanyang manak episode noong nakaraang panahon sa parking lot ng Grace Lawn at sumali sa kanyang kapatid na si Karina, ay tumakbo, sumusunod sa sasakyan ni Opal. Nakuha ng DeLuca ang kasintahan ni Karina, ang Station 19 na si Captain Maya Bishop. At ang kanyang koponan na tumulong sa operasyon. Nang maglaon, naaresto si Opal ngunit hindi bago sinaksak ng kasabwat niya si DeLuca. Kasama ang kanyang kapatid na babae, si DeLuca ay isinugod sa Grace Lawn kung saan sumailalim siya sa matagumpay na operasyon sa emerhensya, na pinangunahan ni na Owen at Teddy. Ngunit kalaunan ay binuo niya ang DIC at, sa kabila ng pinakamahuhusay na pagsisikap ni na Owen at Teddy, namatay sa operating room. Habang siya ay nakakaakit sa bingit ng kamatayan. Si DeLuca ay gumugol ng oras sa beach sa isang panaginip na pagkakasunod kay Meredith na nanatiling hindi tumutugon sa yugto, na nakakabit sa isang bentilador. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari mula dito Meredith, ngunit anuman ang mangyari, nais kong malaman mo na hindi ko naramdaman na nakikita mo ako sa paraan ng pagtingin mo sa akin. Hindi ko naramdaman na naging inspirasyon ako sa paraang binigyang inspirasyon mo sa akin, pinasubo mo ako not just my best self but better, aniya. Ang duo, na ang namumuo na pagmamahalan ay nag-ambala ng pandemya, nagkaroon ng isang nakakaantig na pangwakas na pag-uusap bago sinabi sa kanya ni DeLuca, magiging okay ka, Meredith, at tumakbo sa kanyang yumaong ina na kumaway sa kanya. Tulad ng pag-flatlining ng kanyang katawan sa OR, nakasama niya muli ang kanyang ina sa tabing dagat sa isang matamis na yakap. Sa isang pakikipanayam sa Deadline, ang Grey's Anatomy at Station 19 na showrunner na si Krista Vernoff ay tinalakay ang desisyon na patayin ang DeLuca sa panahong ito. Ang kahalagahan ng paraan ng kanyang pagkamatay at ang epekto ng biglaang pagpanaw nito sa kanyang kapatid na si Meredith at iba pang mga doktor sa Grey's Lawn inaasar din niya ang isang malaking arc. Nang Teddy Owen kasunod ng kanilang bagong natagpo ang pakikipag-away para sa buhay ni DeLuca at isang kwento ni George Floyd BLM sa Station 19. Ipinaliwanag din niya kung makikita natin muli ang DeLuca at tutugunan ang katayuan ni Meredith pati na rin ang katayuan ng serye, na hindi pa na-i-update para sa Season 18. Hi guys, I am Zai. And this is Warik TV 2.0 channel. Kung bago lang po kayo sa channel ko, huwag mahiyang mag-subscribe. Thank you.
Warik TV 2.0. Disclaimer, some images and video clips that I used this vlog are not mine. For educational purposes only. Thank you.